Hey guys! Welcome back sa ating YouTube channel. Again, this is BM Gaming and today, ang pag-uusapan natin is all about Wii's Woods. Anyway guys, if you're new to the channel, don't forget to hit the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga panibago nating uploads regarding kay Wii's Woods. Let's go! So, welcome back mga tol, no? So, today, ipag-usapan natin itong si Wii's Woods. Now, ano nga ba si Wii's Woods and also, paano nga ba tayo kikita dito? So, yan yung mga bagay na pag-uusapan natin today. But anyway guys, bago tayo magsimula, gusto ko lang sabihin na this is not a financial advice and I'm not a financial advisor. So, please make sure that you do your own research about the project itself before getting in. Okay, ganun lang naman kasimple. But anyway, so ano nga ba si Wii's Woods? So, si Wii's Woods is actually a Telegram bot game, okay? And it's like a farming simulator game wherein you have to harvest, you have to get some farmers, okay? Kumbaga, more on resource farming yung mechanics niya, which is ipapakita ko naman later on. So, isa sa mga nagustuhan ko dito sa project na to is yung collaborations niya. Kasi currently, it being partnered with Dogs, which is one of the, you know, hottest, no? Kumbaga, isa sa mga pinakamagandang Telegram bot project dito sa TG Space. And also kay VeraChain, which is yung mga testnet na tinatry natin before. So I think napakalaki ng potential ng project na to due to that reason. And isa to sa mga Telegram bot na igagrind ko talaga, okay? So, nag-start ako dito, I think I started yesterday and currently, ang level ng statue natin is level 13. So, what we're trying to do here is to make sure that we level up our statue to level 29 or 30, okay? Para makasali tayo doon sa bagong event nila. But anyway guys, anyway, so when you scroll down, makikita nyo dito na the way you participate in this game is gonna be through Telegram. So, kailangan nyo ng Telegram account. Okay? Napakadali lang naman mag-participate dito. Ang kailangan nyo lang is yung link na nasa baba. So, kung meron na kayong Telegram, click nyo lang yung link sa baba para ma-route na kayo doon sa play game button niya. So, kapag click nyo yung play game, ang view na makikita nyo na is ito na mismo. Ngayon, ano ba yung functionalities ng mga buttons dito? Okay? So, number one is may sarili kang farm. So, ang kailangan mong gawin dito is i-level up muna yung mga wizards mo. Kaya nga siya Wii's Woods kasi more on wizards yung character dito or majority is wizards. Okay? So, pag-click mo yan, makikita mo dito yung wizard. So, ang goal mo is palibelin sila ng mataas para tumaas yung kanilang attributes, which is ito, yung prosperity and yung efficiency. Okay? Kasi pag pinapataas mo yan, automatic, tumataas din yung resources na nakukuha mo. So, currently, ang focus natin ngayon is makapag-farm ng isa sa mga resources in the game. Okay? So, meron kasing tatlong klase ng resources yan, guys. So, merong Managel, Mushroom, and Ethereal. Ngayon, itong tatlong resource na to, ginagamit siya, guys. Okay? Ginagamit siya pang-upgrade ng statue. Okay? So, the more na marami kang resources na yan, you will be able to upgrade your statue. So, sa atin, ma-upgrade na natin siya. So, tataas yung wizard cap natin and also yung land plots natin as well. So, upgrade natin to. So, magiging 9 na yung wizard natin. And then, 29 plots na yung pwede nating magamit. Okay? So, upgrade. Okay? Upgrade natin ulit. Upgrade natin ulit. So, kung mapapansin nyo guys, nag-expand yung land natin. Alright? So, the thing that you need to do here, okay, is to make sure na ginagather nyo yung resources pang-upgrade ng Vera statue nyo. Yan yung kailangan nyong gawin para makapag-earn kayo ng XWs, which is the in-game token. So, yung XWs guys, magkakaroon nyo ng value in the future and ang conversion nyan is 1:1, okay? Makikita nyo yan guys sa white paper. So, yan yung magiging conversion niya, okay? So, kung mapapansin nyo dito, teka lang, hanapin natin ha. So, nandito yan eh. Wait lang. So, kung mapapansin nyo sa mining pool niya, ang conversion niya is 1:1, okay? So, lahat ng ma-earn nating XWs, kapag dating ng, let's say, TGE, okay, automatic, mako-convert siya sa WIS token.
So, mas maganda na as of the moment, magpa-level muna kayo ng Vera Statue nyo. So, sa pagpapalevel ng Vera Statue, meron tatlong resources. So, kailangan nyo muna is yung mushroom. So, ito. Then, after nyong level 10, so the next thing that you're going to farm is itong mana gel. Okay? So, mapapansin nyo, lahat ng wizards natin is nakatuon lang dito sa mana gel. Why? Kasi kailangan natin ng mana gel. Hindi na natin kailangan ng mushroom eh. Okay? Ngayon, after naman mapa-level 20 nito, eto naman yung kasunod, which is yung gem pot. Okay? So, yun naman yung gagamitin nyo pang-upgrade naman sa Vera Statue nyo. So, tatlong resources yan. 1 to 10 is gonna be mushroom. 11 to 20, mana gel. And then, eto na yung huli. Okay? So, ganun siya kasimple. Now, ano ba yung mga dapat nyong gawin pa dito? So, dito may mga tasks. So, kailangan nyo lang ang gawin dito is, kailangan nyo lang gawin dito is, gawin yung mga tasks. So, ito, for example, yan, click nyo lang tong X task na to. Kailangan mag, mapanood nyo yung video ni Buhok. Okay? So, ayan, 15k views, grabe, no? So, sobrang dami kasi, guys, ng, supporters ng project na to. Ayan, si Paring Mike, okay, panoorin din natin. Actually, napanood ko na to. So, ayan, isa din yan sa mga tasks na kailangan nyo tapusin. So, X task yan. Okay, then aside from that, meron ding daily task. So, itong daily task, pupunta lang kayo sa Weaswood's bot. Okay, then click nyo lang ulit yung play. So, ganyan lang naman i-set up yan eh. Okay? So, makikita nyo na dito na tapos na natin yung quest na yon. Okay, dapat natapos na natin yan. Weaswood's bot. Tapos na tayo dito. Yan. Play na ulit. Okay. So, gagawin nyo lang yung mga tasks na to. And then, after you're done with the task, okay, hindi yata siya gumagana. Ito na lang. Go. Click natin ito. Ayan. Play now. So, mas madali siyang gawin sa phone eh. Sa phone kasi, naka-minimize lang siya. So, dito sa PC kasi, parang na-reset siya eh. Okay. So, mas okay gawin siya sa phone. Hindi siya gumagana dito sa PC natin. But anyway, tatapusin nyo lang yung task na to para makakuha kayo ng silver. Bakit? So, the reason why, it's because ito yung gagamitin yung pang-upgrade ng mga wizards nyo. Okay? So, kapag wala kayong silver gaano, eh, hindi nyo ma-upgrade yung wizards nyo to level 20 and mas mabagal yung farming nyo. Now, one of the ways din para mag-earn kayo ng silver is itong mga manok na to. So, ayan, nakita nyo, you got silver, 47, 36. So, kukunin nyo yan, guys. I think every 5 minutes, meron kayong makukuha nito. For a consecutive hour. So, yan, kung mapapansin nyo din, since na-reach natin yung statue natin, eh, nakakuha din tayo ng silver from achievement. So, yun yung mga ways para makakuha kayo ng, wizard chest na libre, and also, nung mga resources. So, click natin yung use, and shadow pause. So, gagawin natin to, is i-upgrade natin siya para tumaas yung kanyang prosperity. So, click natin to. Yan, level 16. Okay, so pwede pa natin siyang i-upgrade, pero mas gusto kong i-priority yung iba. Pero tingnan niya, nakakuha pa tayo ng maraming resources dito sa achievement. Okay, so statue reach level 70, gain 7 wizards. Yan, gain level 25 wizards. So magpapa-level pa tayo ng wizard, okay? Yan, okay, na-level up na natin siya, level 15. So the more na mataas yung level ng wizards nyo, guys, the more na maraming resources yung makukuha nyo. Okay? Yun lang yan. Now, ito, gawin nyo lang to, guys, para maklaim nyo yung rewards. So, isa din to sa mga pwede nyo gawing boost on your account. Okay? Para at least ang mangyayari dito is makapag-progress kayo ng mas mabilis. Okay? So, ang goal lang natin is ipa-level 30 si Vera Statue para makapag-earn tayo ng X-Wiz. Okay? Ganun lang kasimple. So, dito naman sa wizards natin, pwede na natin siyang i-work. Okay? So, click nyo lang yung work. And then dito, pipili kayo ng workplace. Of course, mana gel yan. Alright? So, yung ethereal, once we're level 20 na sa statue, okay, ethereal naman yung ipa-farm natin. So, ganun siya. So, may minimum level din yan. At least level 20 dapat yung wizard. So, kumbaga, meron siyang hierarchy, guys, na kailangan mapalevel nyo lahat, okay, para of course, ma-farm nyo yung mas mataas na material and that's how the game works, okay? Now, magkakaroon sila ng event. This event,
nakita ko lang siya dito, which is yung Quidditch race. Okay, so dito pwede kayo mag-bet naman ng X-Wiz. So magiging available lang tong X-Wiz sa inyo kapag level 30 na kayo. Okay, remember that. So, yun lang naman guys. I hope meron kayo natutunan dito sa video na to. And don't worry, magre-release pa tayo ng mga reviews dito and tips and guidelines kung paano magsisimula as starter, yung parang from scratch. So, yun yung gagawin natin next time. But anyway, thank you so much guys sa panonood. I hope may natutunan kayo and alam nyo na, peace out!